pagod. Kasi most of the time, nakatayo ka. Iikot ka sa mga bata, masakit yung katawan mo, yung likod mo. Pag uwi sa bahay, pagod, gutom. Kahit na ako ay napapagod, patuloy pa rin. Kasi dapat ko rin ihanda yung mga lesson sa susunod na mga araw. Ako si Fema Matuliano Lustanias, 46 years old. Isa akong public school teacher. Isa raw sa pinakamahirap na trabaho ang pagiging isang guro. Na 26 na taon ng profesyon ni Teacher Fe. Everybody can eat properly. Pagtuturo ng mga aralin at pagdidisiplina sa mga bata ang pang-araw-araw niyang mga tungkulin. Sa Pilipinas, ang bawat public school teacher ay nakatoka sa 50 estudyante kada klase na kung minsay magkakahalo pa ang mga baitang. Naglalaro sa 19,000 hanggang 23,000 ang buwan ng sweldo ng isang public school teacher. Paul, basa mo na mga nai. Pero sa kabila ng hirap, maniniwala ba kayong merong mga guro na taus-pusong nagsisilbi ng libre? Sa bahay namin, kaming dalawa lamang na mag-asawa ang magkasama. At 9 taon na kaming mag-asawa, kaya lang hindi kami nabibiyayaan ng anak. Ang pagmamahal at malasakit ng isang ina sa anak, ibinuhos ni Teacher Fe sa mga bata sa kanilang lugar. Bukod sa 6 oras sa pagtuturo niya sa isang pampublikong paaralan sa Paranaque, sa learning centers naman napupunta ang natitirang kalahati ng kanyang araw. Oh, Chassie, halika rito, mahal. Inigay ni Chassie ang kanyang gawa. Nakalagay, I have rights. Oh, sumunod nga ulit kayo kay Teacher Pe. I have rights. 8 taon na raw volunteer dito si Teacher Pe. Layunin ng learning center na mabigyan ng basic education ang mga bata bago sila pumasok sa formal na paaralan. Eh, meron kaming yearly school year na pagtuturo sa mga bata na 2 years old, 3 years old, 4 years old. Tapos hindi lamang sa LHCC center namin ito ginawa. Noong 2013, itinatago din ang Kabayani Community Training Center. Magkapareho man ang misyon ng dalawang center na pinagsisilbihan ni Teacher Fe, naiiba naman ito sa mga karaniwang paaralan. Mahilig ba kayong makinig ng kwento? Jocelyn, ikaw ba ay mahilig magkwento? Opo, mahilig po akong magkwento. Ito ay special na training para sa mga magulang at mga kabataan. Dito, nakita namin na maganda ang naging pundasyon kasi first sa classmate ng mga bata na ito ay ang kanilang mga magulang o any member sa kanilang family na pwedeng sumama sa kanila sa kanilang pag-aaral. Isang housewife si Jocelyn sa komunidad na tinutulungan ni Teacher Fe. Noong year 2013, nabalitaan ko na magbibigay siya ng summer reading class dito po sa area na to. So nagpunta po kami ng panganay ko. Lahat po ng anak ko, sumula sa panganay hanggang sa bunso, dito po nag-start sa Kabayani Community Training Center. Ang mga anak ko ay natuto kay Teacher Fe ng disiplina tsaka ng self-confidence. Kasi dito sila nag-start na matuto sa mga alphabet, yung pagbibilang, especially yung pagbabasa. Kasi hindi naman lahat ay natuturuan na at early age natuturuan silang magbasa. Pag reading session naman, tinuturuan kami ni Teacher Pe kung paano namin i-handle yung bata, kung paano namin mas madaling maturuan. Nakikita ko isang teacher na mapagmahal sa bata. Natutuwa ako kasi yung academic side nila ay nag-glow yung
performances nila sa kanilang klase, nakakasama sila sa top 10. Makikilala pa natin ang dakilang gurong si Teacher Fe sa aming pagbabalik, mga kapuso.